Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad ito. Sa umiinit na bangayan sa pagitan ng Team Cuadro Alas at Team Donaire patungkol sa issue ng pambabastos di umano ng kampo ni John Riel Casimero sa asawa ni Nonito Donaire, at sa mainit na usapin tungkol sa VADA testing, ay tila ba nakaharap ng kakampi ang The Filipino Flash? Ito nga po ay isa katauhan ng Japanese monster na sina Oya Inoue. Kung ating bibisitahin ang Twitter account ng IBF at WBA Super Bantamweight Champion, ay nakisawsaw nga po ito. Sinabi nga niya na Casimero will not hit the big mouth anymore. There is no qualification for someone who avoids doping test. Thank you. Ito ay sa kabila ng pagkumpirma mismo ng VADA na naka-enroll na nga ang angas ng Pinas. Kaya naman galit na sinagot ng presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons ang Japanese monster, at inilabas muli ang kumpirmasyon mula sa VADA na malinis nga ang WBO champion. Sabay sabi na samahan na lang niya sa pagtakbo at pagsisinungaling ang The Filipino Flash. Lingid po sa kalaman ng karamihan mga brad, ay nagpapakita nga po ng motibo ang top rank CEO at promoter na si Bob Arum upang ayusin nga ang rematch sa pagitan ni Nonito Donaire at na Oya Inoue. Ayon sa CBS Sports, ay sinabi di umano ng top rank CEO na kung sakaling matuloy ang pagkansela ng The Filipino Flash sa laban niya kontra kay John Riel Casimero, ay mas maganda nga daw po na makipag-rematch na lang siya kontra sa IBF at WBA Super Bantamweight Champion na sina Oya Inoue. Na mukhang malaki ang tsansa na mangyari. Sapagkat sa mas bagong post nga ng Japanese monster sa kanyang Twitter account, ay sinabi niya na ayos lang naman sa kanya kung iisa-isahin niyang kunin ang mga belt sa bantamweight division. At kung bibisitahin din natin ang boxrec.com, ay makikita natin mga brad na tinanggal na nga po ang schedule para sa unification fight ni Casimero at Donaire, pero hindi nila binago ang petsa ng laban. Kaya naman mukhang makikita pa rin natin ang angas ng Pinas sa August 14. Samantala ay sa kabila ng lahat ng pangyayaring ito, ay tila ba kalmadong kalmado at nage-enjoy pa rin ang WBO champion sa pag-eensayo. Sa YouTube channel nga ni Silver Voice TV ay makikita natin na panay-panay pa rin ang update at pagpapalakas si Cuadro Alas, na tila ba hindi man lang naapektuhan ng mga pangyayaring ito. Makikita pa nga natin na nagtatawanan sila at parang walang bakas ng pangamba or stress sa kanilang mga mukha. Sa kabilang balita naman po mga brad, ay naniniwala ang WBA Interim Super Featherweight Champion si Chris Colbert na sasagasaan lang daw ni Manny Pacquiao ang IBF at WBC Welterweight Champion si Errol Spence Jr. Ayon nga sa kanya ay pro-problemahin nga daw po ng mas batang kampiyon ang pagiging flat-footed nito, na hindi pwede kung ang kalaban mo ay isang Manny Pacquiao. At kahit nga daw tigasin talaga itong si Errol Spence Jr. ay pupusta at kakampihan niya ang 8th Division World Champion dahil dito siya kikita. So yan lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Iwan mo lamang ang iyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan.